Hi again guys, mga boss, mga tol, mga lodi, everyone, kung sino pong nakakapanood nito, magandang araw po sa inyong lahat, sa atin lahat. So, ako po ang inyong kapatid, Michael Angkulan po, nagpapahatid po ng mga konting impormasyon sa lahat po ng nasasakupan ng Saudi Arabia. This is KSA Updates po. So, this is our vlog today is about KSA Updates guys. So, kung dito ka man sa Saudi Arabia or kahit saan ka man, as long as you wanted to watch this video, so kailangan po itong malaman po ng bawat isa, lalong-lalo na po sa lahat po ng nasa Saudi Arabia. So hindi na po natin patatagalin dahil nanginginig pa po ito. 1 hour ago po na balita po ito inaproba ng ating Ministry of Interior. The Saudi government ay bagong new normal ito. Okay? So, babasahin ko na. Just listen, guys. Okay, this is very important. Babae ka man o lalaki, lahat tayong nandito sa Saudi Arabia, kailangan po nating malaman ito. This is very important, mga tol, mga lodi, mga bro. Okay, this is number one. Okay? Actually, number one lang naman talaga eh, kasi isa lang talaga eh. Okay. The new normal of flying domestic. Iyan ang bago ngayon, mga tol, mga boss. The new normal of flying domestics. Pero, ano ba ito? Yun po mga boss, mga tol, ang ating KSA updates. On May 31, nag-approve po ang ating Ministry of Interior. On May 31, 2020, Sunday, Saudi Arabia's national carriers will resume flying domestic local destinations. No international flights yet. Oh, that's so. So kung si, ano po ang kwan, yan pong maihintay natin yung mga international flights. Pero wala pa po yan. Wala pa po tayong updates dyan. So, hindi ibig sabihin na local flight destination ay kumbaga basta-basta lang, just like a normal, just like you are flighting before. No, hindi po. May kailangan po tayong sundin para po, dahil ito po is just like the COVID-19 is always there, guys. Nandyan pa yan. Hindi yan nawawala. Kaya kailangan sundin natin ang mga patakaran din bago tayo makapunta sa airport, bago papasok ng airplane, or bago tayo mag-kwan. May mga iniiwasan pa rin. So, ito, babasahin ko sa inyo, okay? This is very important, guys. Please, listen carefully. Carefully, guys. Okay? Number one, passengers need to be in airport 2 hours before flight. Kailangan, kung magpa-flight ka, kahit saan man lugar, as long as local destination, 2 hours before flight, kailangan nandun ka na, idol, mga lodi, nandun ka na sa airport 2 hours ago, kailangan yan. Number two, temperature will be measured and hands need to be sterilized when entering the airport. Kailangan mong tumbukin ng laser yung noo mo para makita yung temperature mo kung wala ka bang COVID tol, oh, at saka yung kamay mo, huhugasan yan. Kailangan may sanitizer yan o di kaya any clean, soft, ganyan. That's number two. Number three, wear mask all times. If a passenger does not wear a mask or any type of face covering, she or he will be forbidden to travel. Pagbabawalan ka tol kung wala kang anumang cover na mask o di kaya towel or anumang cover na ulo. Dahil nandyan pa ang COVID tol. Pagbabawalan ka, that's number three. Number four, only piece of personal language will be allowed inside the cabin. Yes, only one piece of bawat isa individual. Kung magpa-flight ka, only one piece. Hindi pwede marami yung magpa-flight ka. Kahit saan, anumang kung ano mo, dala mo mga bag, malaking bag, may trolley ka pa na dalawa, may sling ka pa, may... Isa lang ang nasabi, idol, lodi. So, sundin natin ito. That's number four. At panglima, number five, mga tol, a distance of 2 meters between travelers should be observed. Follow the marking stands or guiding stickers in waiting areas. So, kung nasa loob ka na ng airport tol, lodi, mga boss, kailangan mong sundin yung may mga sticker doon na kailangan lakaran lang o di kaya may mga lining doon na kailangan lakaran. Huwag kang pag-alagala ganito. Huwag kang palikuliko. Kailangan doon ka lang sa nilagyan nila ng sticker na pwedeng right away. Pwede mong lakaran. So, number six, all passengers will be required to wear a mask and gloves entire duration of flight.
Kailangan daw pag ma-flight na daw yan mga tol, mga lodi, naka-gloves pa rin yan at naka-mask pa rin yan. At may distansya kayo sa lahat, lahat po ng tao sa airplane po mga boss. May distansya po yan dahil yan po ang kailangan na kailangan. Ang init talaga kasi walang aircon eh, pinatay ko. Yan po mga tol, mga lodi, okay? So, number 7, spacing between passenger will be applied on the seat part. Oh, you see? Kung gaano pinoprotektahan ang kahit ano, kahit local flights pa lang yan, ha? Gaano nila pinoprotektahan para maiwasan ng COVID-19. Kahit nasa upuan na kayo ng airplane, may kuan pa rin, distance pa rin, no? Kita mo, one seat apart. Yes, spacing between passenger will be applied, one seat apart. Napakaganda eh. Ito yung talagang napakagandang inaproba naman na bagong ating Ministry of Interior, the Saudi government. Ito yung napakaganda talaga. Kaya nga, pray for us na sana magiging okay na tayong lahat sa buong mundo po. Okay? This is the new norm in flying while taking care of yourself. So you should take care of others. Yes, before you take care of yourself, you must take care of the other. So yun po ang nasabi. You should also take care of the other. Please adhere to all precautionary and preventive measures set by authorities. Yes, thank you so much po talaga po sa mga nagpapahatid po ng balitang ito. So, that's our vlog today guys. Sana pakinggan niyo pong mabuti at talagang sundin po natin yan kahit magpa-fly tayo in local. Dito lang ito sa Saudi Arabia, hindi po natin alam kung ano sa Pilipinas or saan, ano man ang ibang lugar, anong mga updates. This is case update. So, thank you so much po guys. Thanks for watching. Kung bago ka man po, please subscribe my channel, ang munting channel natin na ito. At click the notification bell for more information upcoming. Thank you so much guys!